aprobado na po ng presidente ang classification para sa buwan ng Marso, no? Mananatili po sa General Community Quarantine or GCQ classification ang National Capital Region, Baguio City at Davao City. Kasama rin po sa GCQ ang Batangas, ilang lugar sa Cordillera Administrative Region gaya po ng Apayao, Kalinga at Mountain Province sa Luzon. Mag-GCQ rin po ang Tacloban City sa Visayas, Iligan City at Lanao del Sur sa Mindanao. Lahat ng mga lugar na hindi po natin nabanggit ay nasa Modified General Community Quarantine. Na naaprubahan din po ng inyong IATF kahapon ang Uniform Travel Protocols ng lahat ng local government units. Ang Department of the Interior and Local Government ang siyang gumawa ng Uniform Travel Protocols sa pakipag-ugnayan sa Union of Local Authorities of the Philippines, League of Provinces of the Philippines, League of Municipalities of the Philippines at League of Cities of the Philippines. Ito ang ilan sa mga salient provisions ng nasabing protocol, no? Hindi na po required na sumailalim sa COVID-19 testing ang isang biyahero, liban na lang kung ang LGU of destination ay humingi ng testing bago ang biyahe. Ang testing ay limitado lang po sa RT-PCR test. Hindi na rin po required na mag-quarantine ang biyahero, liban na lang kung sila ay nagpakita ng sintomas pagdating sa LGU of destination. Patuloy na ang pagpapatupad po ng mahigpit na minimum public health standards tulad ng physical distancing, hand hygiene, cough etiquette at pagsuot ng face masks at face shields. Mahigpit din po na ipatutupad ng clinical at exposure assessment sa lahat ng ports of entry at exit, samantalang ang health assessment ng mga pasahero ay mandatory upon entry in the port terminal at exit sa point of destination. Pagdating naman po sa kinakailangan ng dokumento, hindi na po required ang travel authority na galing sa Joint Task Force COVID Shield at Health Certificate. Ang mga APORs or authorized persons outside of residence or na nagtatrabaho sa gobyerno ay kinakailangan magpakita ng ID, travel order at travel itinerary. Kailangan din nila makapasa sa symptom screening sa ports of entry and exit. Samantala, ang Safe, Swift and Smart Passage, SPAS, Travel Management System ng Department of Science and Technology ang magiging one-stop-shop application communication para sa mga biyahero. Ang staysafe.ph sistema ay gagamitin naman para maging primary contact tracing system. Ang iba pang existing contact tracing applications tulad ng TraceApp ay kinakailangan mag-integrate sa staysafe.ph system. Pumunta naman tayo sa mga puerto at terminals, no? Kailangan may sapat silang quarantine at isolation facilities, no? Lahat ng ports and terminals ay kinakailangan magkaroon ng referral system kung saan ang mga biyaherong may sintomas ay pupwedeng ilipat sa quarantine or isolation facilities kung saan ang mag-aasikaso sa kanila ang Bureau of Quarantine sa mga paliparan or local health officials para sa LGUs. Lahat naman po ng mga bus sa Metro Manila na biyaheng probinsya ay kinakailangan gumamit ng Integrated Terminal Exchange bilang central hub for transportation. Walang bus company at public transport ang pinapayagang gumamit ng private terminals. Ang mga LGUs po ay pupwede rin magbigay ng transportation sa lahat ng biyahero na magta-transit mula sa isang LGU papunta sa isa pang LGU in cases of arrival sa air at seaports papunta sa kanilang endpoint destination. Titiyakin ng DALG, Department of Health, Department of Tourism, Department of Transportation, DOST at Philippine National Police, pati na rin ang LGUs ang maayos na pagpapatupad na mga nasabing protocols. At papasalamat po kami sa lahat po ng ating lokal na opisyal. Dahil kapag meron po tayong common procedure, mas mapapabilis po ang pagbiyahe sa loob ng Pilipinas. Inaprubahan din po ng IATF ang rekomendasyon ng National Immunization Technical Advisory Group o NITAG at DOH Technical Advisory Group na gamitin ng Sinovac for healthcare workers. Sinabi nga sa briefing ng DOH kasama ang NITAG kahapon na ligtas ang bakuna na Sinovac. Ito ay safe vaccine at mapapakinabangan or beneficial ito sa healthcare workers. Dagdag pa ng DOH, binibigyan ng healthcare workers ng pagkakataong pumili ng bakuna na nais nila. Walang sapilitan, walang mahuhuli sa pila, walang mabawala sa pila. Ang pagbabago po sa ating protocol, kung ayaw po ng healthcare worker ang Sinovac, pwede po siyang tumanggi at hindi mawawala yung kanyang prioridad kapag dumating na yung bakunang gusto niya. Pero pang healthcare workers lang po yan, ha? Sa lahat po, kinakailangan pa rin talaga kung ano po ang nararian ay
tatanggapin natin. Kung ayaw naman po, ay wala talagang sapilitan. Kaugnay pa rin sa bakuna, excited na kami dahil bukas ay darating na po ang bakuna. Personal pong sasalubungan ng ating presidente kasama ang kanyang ang inyong abang lingkod at si Senator Bonggo at iba pang miyembro ng gabinete ang unang batch ng COVID-19 vaccines na galing mula China. Ito ay mangyayari bandang alas 5 ng hapon sa araw po ng Linggo at magkakaroon po tayo ng special na press briefing, no, para ma-cover po itong event na ito. Sa ibang mga bagay, pinulong po kagabi ni Presidente sa Malacanang sina PNP Chief de Bodcinas, PDEA Director General Wilkins Villanueva, DJ Secretary Minardo Guevara, NBI Director Antonio Pagatpat, kasamang inyong abang lingkod at si Senator Bonggo kaugnay ng PNP PDEA shooting incident. Ipiniliwanag ng Pangulo kung bakit inatasan niya ang National Bureau of Investigation o NBI na manguna sa investigasyon. Gusto ng Presidente na magkaroon ng impartial investigation para maiwasan ang malilikot na mga mag-isip para rin sa peace of mind ng mga biktima na patas ang investigasyon. Kung maalala niyo po, si PDEA DG Villanueva kasama ng iba pang mga matataas na opisyalis ng PDEA ay galing rin po sa ating kapulisan o sa hanay ng PNP. Well, dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Meron po tayong ilang mga minuto para po sa ilang tanong ng ating Malacañang Press Corps. Sige po, meron ba kong mga katanungan? Yes po, Secretary. Ito po ang unang katanungan po natin mula kay Belia Carriazo ng Daily Tribune. Ang tanong po niya, marami pong mga health workers ang ayaw magpabakuna sa Sinovac dahil nga sa issue ng efficacy. At sabi nila, Pfizer ang dahilan kaya sila nagpa-register dahil ito yung original nga na darating sa bansa. Ano daw po ang reaksyon ng Palas? At kung hindi sila magpapabakuna, pareho po ba ang rule na magiging huli daw po sila sa listahan, Secretary? Well, una-una po, no, yung pagiging epektibo po ng Sinovac, na-explain na po yan ng mga doktor gaya na ng ating PGH director, no, si Dr. Gap De Gaspi. At meron pa rin po mga ibang mga doktor na nagsabi na ibig sabihin ng 50% efficacy rate, yung kalahati na po pwede magkasakit, 78% of them or 80% mild at asymptomatic lang. Pero lahat po ng nabakunahan, 100% of them, hindi na po sila mahuhospital. At in-explain nga po ni Dr. Silvania na dahil yung 50% effectivity ay ibig sabihin siguradong hindi ka na magkakasakit ng seryoso para ikaw ay mahuhospital, yan po ay talagang epektibong bakuna. Pero kung ayaw po talaga ng healthcare worker, ang rule po pwede siyang tumanggi. At pag dumating na yung kanyang gustong bakuna, hindi naman po mawawala yung kanyang prioridad. Pero ito po ay limitado sa healthcare worker lamang dahil nga po sa naging EUA na na-issue ng ating Food and Drug Administration. Secretary, ang susunod at panghuling katanungan naman mula kay Mela Lesmoras ng PTV, kailan at saan po magpapaturok ng bakuna ang mga cabinet members na nag-volunteer na maunang magpa-inject para daw po sa vaccine confidence? Inuuna po natin muna ang ating mga healthcare workers dahil sa pag-aaral, mas makakabigay po talaga ng kumpiyansa sa ating taong bayan ang kung makita nila ang kanilang mga healthcare workers na naunahang mabakunahan.